pagsamba. Awit, Kabanata 105, talata 1-6 at 45. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan, ang kanyang ginagawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahanga mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Purihin ang Diyos. My God.
na panalangin. Sa kabutihan at katapatan mo, aming Diyos, kami ay buong galak na nagkakaisa sa umagang ito upang ikaw ay aming sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Pagmasdan mo kami ng iyong mga anak sa banal na gawain na kung saan kami ay tinawag mo at kami naman ay tumutugon na may katapatan. Itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, at inihaharap din namin sa iyo ang aming mga puso upang iyong tanggapin at gawing karapat-dapat sa iyong banal na presensya. Pangunahan mo, aming Diyos, ang buong panahon ng aming online worship at nawa ay iyong kalooban at siyang maghari sa aming pagsamba at pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak, ito ang aming panalangin. Amen. Ako ay sumasampalataya sa Diyos na siyang lumikha, pumarito sa pamamagitan ni Jesus upang maging daan sa pagkakasundo at pagbabago na siyang gumagawa sa aking buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Ako'y tinawag niya sa Kanyang Iglesia upang ipagdiwang ang Kanyang presensya, umibig at maglingkod sa kapwa, upang ganapin ang katarungan at sansalain ang masama. Ipahayag si Jesus na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay, aking hukom at pag-asa. Sa buhay at kamatayan, ang Diyos ay aking kasama. Hindi ako kailanman mag-iisa. Purihin ang Panginoon. Risen from the dead and He is Lord. He is Lord.
pahayag ng kagalakan, Panginoon, muli ang amin pong mga puso at ang amin pong diwa upang magpasakop sa iyo pong kalooban na kami makita mo sa amin pong pagpapakumbabang damdamin upang lumapit at dumulog at sumunod sa iyong nais na kami manalangin sapagkat sa ganitong paraan mararanasan namin ang iyo pong kapangyarihan at presensya at pagkilos. Malaya kaming makapagpapahayag ng aming mga kalooban at damdamin at makararanas kami ng katiyakan ng iyong pangako na sinumang dumulog, lumapit at manalangin na taglayang pananampalataya ay makasusumpong ng pagpapala at biyayang nakalaan. Kung kaya't ang aming dalangin, Panginoon, masumpungan mo nga kami na nagtataglay ng pagtitiwalang hindi kailanman nag-aalinlangan. Makita mo nga, Panginoon, ang wagas na amin pong pananampalataya upang sa aming pananalangin at paglapit na ito, maging kalugod-lugod ang amin pong mga saloobin at damdamin na ikaw ang siyang magbibigay ng katugunan, Panginoon. Amin pong itinataas ka, amin kang pinupuri, Panginoon, at kami lumalapit hindi sa kung ano pa mang dahilan, kundi upang kilalanin ang iyo pong kapangyarihan. Hindi ang aming mga kakayahan, karunungan, kaalaman, kundi ang iyo pong kalakasan, Panginoong Diyos, ang amin pong kinikilala. Sapagkat alam po namin kami mahina, kami ay walang sariling kalakasan kung ikaw ay malayo sa amin. Panginoong Diyos, sa panalangin ito, maabot nawa ang puso namin sa aming mga kalagayan, sa bawat tahanan at sa bawat sambahayan, na mayroong kani-kaniyang pagdaing, pagsamo at panalangin. Amin pong patuloy, Panginoong, idinudulog sa iyo ang aming katatagan upang bakahin at harapin ang hamon na patuloy na humaharap sa amin. Ito pong pandemyang ito, Panginoong Diyos, kung meron mang kaming pangunahin at paulit-ulit at patuluyang hihingin sa iyo upang kami ay iyo pong samahan at damayan, ay ito pong sakit na patuloy pa rin kumakalat sa aming paligid. Lord, muli naming inuulit ang aming panalangin. Iligtas niyo po kami. Ilayo niyo po kami. Protektahan kami, Panginoon, at ang buong sambahayan, mahal sa buhay, pamilya, kaibigan, maging hindi po namin mga kakilala, Lord. Dahil alam po namin magiging makasarili kami kung amin lamang hihingi na yung proteksyon ng aming sariling kapakanan, pamilya, o sambahayan. Lord, ang kahabagan mo ng iyo pong pag-iingat ay sumakop sa lahat at sa marami. Sapagkat alam po namin na nakakapanghina ang sinumang maapektuhan ng sakit na ito. Hindi lang sa individual, kundi sa buong sambahayan. Kaya Panginoong Diyos, tinataas po namin ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling. In the name of Jesus, kung meron pong naapektuhan ng sakit na ito, kakilala man namin o hindi, kung mag-anak man, pamilya at kaibigan, mahal sa buhay, Panginoong Diyos, amin pong itinataas ang makapangyarihan mong pangalan upang siyang ilalapat sa kalusugan, sa karamdaman, upang ikaw, Panginoong Diyos, ang magpapanumbalik at magpanauli ng lakas at ng mabuting kalusugan sa biyaya mo, Panginoong Diyos.
Panawagan namin at dalangin, Panginoong Diyos, ang patuloy na pakikibaka ng paligid ang mga pinagmamalasakita naming mga nagsisikap na tumugon sa larangan ng propesyong medikal. Sila na mga nasa pangapagamutan, ospital, na doon ay kumakalinga, patuloy na tumatanggap upang gamutin at bigyan ng pag-aaruga ang mga naapektuhan ng sakit na ito. Lord, sila man, kahabagan mo po at dalangin namin, ingatan din. At mawala na po sana ng maapektuhan ng sakit na ito na papanaw at lilisan na nasa propesyong ito ng mga doktor, mga health workers, Panginoong Diyos. Gayun din po ang mga patuloy na nagtatrabaho sa aming komunidad, sa aming pamayanan, sa aming pong paligid. Maging ang aming mga buhay at ang aming kapatiran, pamilya at mga mahal sa buhay na patuloy na hinaharap ang panganib upang magbalik trabaho para po mabuhay ang pamilya at makaganap sa mga pananagutan. Ingatan mo po, Panginoong Diyos, may your covering be upon the people who are working in their offices or sa anumang institusyon, sa anumang companies, ang mga ordinaryong manggagawa sa lansangan na do'y nananatili upang gampanan ang kanilang trabaho para din po sa kanilang kabuhayan. Patuloy mo pong ingatan din sa anumang sektor at anumang larangan ng mga pagsisikap upang lumabas at harapin ang mga trabaho sa kabila, Panginoon, ng banta ng pandemyang ito. Sa iyong habag na lamang po kami pumakapit, Panginoon, sa iyo pong awa ay iyo pong ingatan at ilayo sa sakit na ito ang aming mga kapatid. Dalangin po namin, Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, lalo na po na malayo sa aming piling, nagdudulot ito ng pag-iisip dahil sila'y hindi namin kasama, dahil sila'y may trabaho sa ibang bansa o malayo sa aming piling. Kayo po ang mag-iingat, Panginoong Diyos. Sila man po'y iligtas at ilayo sa sakit na ito. At ang mga pangailangan din namin, Panginoon, ay patuloy mong igawad na may kasapatan din. Bagamat mahirap ang sitwasyon ng aming buhay at ekonomiya, pero Panginoon, humahawak po kami sa iyong mga salita na kami magkakaroon ng kasapatan at katugunan ng aming pangailangan ayon sa iyo pong pagpapala, patuloy na igagawad sa amin. Dumadalangin din kami, Panginoong Diyos, upang sa iyo ilapit ang mga kalakasang espiritual ng aming buhay, ang iglesyang ito na patuloy pong gumaganap ng pananagutan upang ang online ministries ay maihatid sa mga kani-kaniyang tahanan, maging sa mga kapatid namin o hindi man kaanib ng church. Lord, gamitin mo po na ang amin pong pagsamba, pananalangin, at anumang paraan ng pakikipag-ugnayan ng bawat organisasyon sa simbahan na ito ng Palapala UMC, kayo po ang siyang magdulot ng kaalaman, karunungan, sigasig upang maitaguyod po ito ng bawat isa sa amin. And in this way, Lord, we are able to support each other through our spiritual concerns that we may be able to reach each other and strengthen our faith through our fellowship, online or virtual, Panginoong Diyos. Ikaw ang siyang manguna. Panginoon, nadalangin namin ang pag-iingat mo upang ilayo kami sa anumang mga sakuna, sa anumang mga kapahamakan at pinsala. Kayo po, Panginoong Diyos, ang mag-iingat sa aming bawat paglabas. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang amin pong buhay sa amin pong mga tahanan, relasyon. Bigyan mo po kami ng patuloy na maayos na pamilya, sambahayan na may kapayapaan, may pag-ibig at nagsisikap at nagkakaisa upang
patuloy pa rin, Panginoon, ang paglago ng aming mga spiritual na buhay, maging sa mga panahong ito na alam naming may pagsubok sa aming paligid. Dalangin namin, Panginoon, ang mga katapatan ng aming paglilingkod. Magampanan po namin ang aming mga spiritual na responsibility, ang amin pong patuloy na pamumuhay Kristiyano. Samahan mo po kami na magkaroon ng magandang testimony sa aming salita, kilos at gawa sa amin pong paligid sa mga taong aming nakakasalubuha sa bawat araw. Ang aming bansa, sa pamagitan ng aming mga pinuno, kayo po ang magbigay ng karunungan at pagsisikap, at sila iingatan mo, Panginoong Diyos, at sama-sama po, ito'y amin pong malagpasan sa tulong mo, sa biyaya mo, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang patuloy mo pong pagbibigay kalakasan sa amin po ng mga manggagawa, sa amin pong distrito, sa aming komperensya, sa amin pong sa atin pong mas malawak na nasasakop ng aming mga areas, Panginoon, sa kabuuan ng amin pong United Methodist Church, Panginoon, maging ang iba pang mga simbahan din ay iyo pong pagpalaing magkaroon ng pangunguna para palakasin po ang mga tao sa panahong ito ng pagsubok. Lord, kayo po ang siyang maitaas sa aming online worship, kayo po ang maparangalan sa bawat yugto ng amin pong pagsamba. Ang dalangin po namin, Lord, samahan mo po ang bawat isang nagtutulungan para po ang online activities na ito'y amin pong mai-alay sa iyo na mayroon pong kagalakan, katapatan, at pagpupuri. Muli, Panginoong Diyos, narito ang aming dalangin, pagsamo sa iyo, sa pangalan sa Kristong aming Panginoon. Amen. Ang pagbasa ng aralin sa Lumang Tipan ay ating matatagpuan sa aklat na Eksodo Kabanatang 3, mga talatang 1-15. Tinawag ng Diyos si Moises. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kahit nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Hebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan.
sinasabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman." Pagbasa ng aralin sa Bagong Tipan ay ating matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 16, mga talatang 21 hanggang 28. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay." Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos, kailanman hindi yan mangyayari sa inyo." Ngunit tinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay mawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano bang pagpapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, at aglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong narito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen." Thank you.
Morning. Kumusta po kayo mga kapatid? Purihin ang Panginoon. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. This time, once again, the blessing of the Lord be upon us all as we gather together again for our online worship. And this time, tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon sa biyaya ng kanyang salita, and may the Lord's blessing and message continue to find you in your blessed condition sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, sa kapayapaan, at sa kanyang pag-iingat. Muli mga kapatid, ibalik natin at ipahayag ang ating papuri sa Panginoon sa kanyang mga salita na atin pong pagbubulayan sa mga sandaling ito. Tayo po'y muling manalangin at tayo po'y lumapit at tumulog sa kaniyang karunungan at sa kaniyang patnubay. Diyos Amang pinagmumulan ng kaalaman at karunungan upang ang iyong salita ay magkaroon ng buhay sa amin pong banal na pagtitipon sa online worship na ito. At ang iyong mga salita ang maging sentro ng gawaing ito. Ang iyo pong biyayang nakalaan, ang siyang maranasan namin, tanggapin namin,
ang kasaganaan ng pagpapala mula sa iyong mga buhay na salita. Ikaw, Panginoon, ang siyang tumulong sa amin sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang marating at maabot po namin ang layunin ng pagbubulay at pagbabahagi ng iyong salita. Samahan mo ang inyong lingkod at ang bawat makikinig sa kanilang mga puso at sa kanilang mga tahanan. Ito, Panginoong Diyos, ay maging inspirasyon at patuloy na kalakasan. Sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Muli, magandang umaga po. Ang pagbubulay sa umagang ito ay atin pong matutunghayan sa binasa sa atin sa aralin ng Bagong Tipan, at ito ay masusumpungan sa aklat ni San Mateo, Ebanghelyo ayon kay San Mateo, mga talatang kabanatang 16, mga talatang 21 hanggat 28. Akin pong muling babasahin upang ito ang maging gabay ng atin pong pagbubulay sa umagang ito. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala niya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanmay hindi iyan mangyayari sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay at dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong ito'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mo mamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ang Diyos ang magpalang patuloy sa mga salitang ating nabasa. Meron po tayong natutunan, alam ko, nung tayo ay nag-aaral ng science, nung tayo ay nasa high school, at ito po yung natutunan ko nung high school. Ito po yung isang process na tinatawag na metamorphosis. Okay? Metamorphosis. Ito po yung isang biological process. Ito po yung pagbabagong anyo ng isang insekto mula sa kanyang egg at patungo doon sa kanyang adult stage. At one of the best examples, mga kapatid, nito ay ang paru-paro or butterfly. At minsan ko na yatang nabanggit ito sa aking mga nakalipas na sermon. But this time around, gusto ko pong ipakita at ipaunawa sa atin na yung process ng metamorphosis, yung pagbabagong anyo o transformation, pagbabagong anyo physically, mula sa isang anyo patungo sa isang kanyang itsura, then going to another level hanggang maabot po yung pinakaganap o yung kaganapan ng kanyang kaanyuan o yung itsura. Alam niyo po ba na ito yung butterfly nagsisimula sa, alam natin lahat, egg. No?
At mula doon sa kanyang egg, pupunta siya doon sa kanyang pagiging larva. Pagkatapos ng pagiging larva, ay pupunta sa kanyang pagiging pupa. At pagkatapos noong pagiging pupa, going to the adult stage, yung itsura na noong magandang paru-paro. Yun po ang pagkakatanda ko. I don't know kung eksakto ba ito. At alam ko rin naman, alam nyo itong sinasabi ko. Kaya ako po ginawa example ito, mga patid, bilang pagpapasimula nitong message na ito, dahil yung pong proseso ng biological, yung itsura noong paru-paro, kailangan niyang, ito yung keyword, mamatay. Kailangan niyang mamatay from one stage going to another. Sa kanyang pagiging egg, iiwan niya ito, pupunta siya sa pagiging larva o yung caterpillar, then caterpillar, iiwan niya ito sa patungo doon sa another stage, yung pupa, and then iiwan niya yung pagiging pupa or kailangan niyang mamatay doon sa kanyang dating kalagayan patungo doon sa ganap at magandang paru-paro. Now, why am I telling this? Bakit ito po ang binibigyan ko ng pasimula? Dahil ito po ay yung keyword dito na sa pag-uusap, sa conversation ni Jesus at ni Peter, meron pong napakahalagang mga salita na ito'y kailangang maganap at kailangang mangyari. At kung meron mang isang word para lamang hindi na masyado tayong maraming maging kaisipan pa dito sa message na ito, ay yung word na death o yung pagkamatay. At yung pagkamatay na ito, mga patid, ay hindi po physically ang pinag-uusapan dito. Ano? Although, pwede rin na sabihin natin sa ganong stage dahil si Jesus ay dumaan sa kamatayan. Ganito po, mga patid, the title of this sermon, para ma-simplify at madali po nating maunawaan, ang title po ng sermon na ito ay The Need to Die. The Need to Die. Ang pangangailangan para mamatay. Last week, maganda ang conversation ni Jesus at ni Peter. In fact, Jesus commended Peter when Jesus asked the disciples, "Who am I?" Ang sagot naman ni Peter, para ma-shorten ko to, ay, "You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Praise God." Kumbaga sa dart, bullseye. At ito ay alam nating isa sa mga pundasyon ng pananampalataya at bilang iglesia. At ito rin ang declaration natin hanggang sa mga panahong ito at sa mga darating. But, naiba yung kondisyon. Naiba yata yung eksena. This time, kung pinapurihan ni Jesus si Peter, dito naman, nirebuke niya si Peter. Asundan niyo yung binasa kanina? Nirebuke niya, tinuligsa niya si Pedro. Dahil anong punot dulo ng lahat? Narito si Jesus, kinikwento niya na sa kanyang mga alagad na kailangan niyang ipaalam sa mga alagad na kung anong mangyayari sa kanya. Eh, malinaw pa sa atin kung anong mangyayari sa kanya. At doon, in-specify niya na doon siya ay magdadanas ng maraming hirap. Eh? At inisa-isa pa niya yung specs ng kaniyang mahirap na pagdadaanan. Sa isahin natin, anong natatandaan natin? Siya ay, sabi lang dito, pahihirapan, magdadanas, pero doon sa paghihirap na ito,
kung ilalagay natin sa detail, ano po yun? Aarestuhin siya. Diba? Nung matapos siyang arestuhin, nung dinakip na siya, iniharap na siya sa mga matataas na leader at doon naroon siya ay bugbugin. O, mahirap yun. Hagupitin. Diba? Tuwing Holy Week, merong movie. Andun siya ay hagupitin, duraan, okay? Bugbugin. What else? Pinagpasa ng krus, kinoronahan ng tinik, sinaksak ng sibat. Lahat ito. Ito ang ibig sabihin ng magdadana siya ng hirap. And ultimately, he will die. At yun ang ayaw na marinig ng mga alagad. Hindi nila gusto na ganun ang mangyari. Pero yun ang katotohanan nung sinasabi ni Jesus na ako ay magdadanas ng hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan. So, yung ganito pong kaisipan na gustong ituro sa aral na ito ay nagpapahiwatig lamang ng Jesus needs to die. Kailangan niyang mamatay. At doon sa kamatayang ito, mga kapatid, hindi lang naman niya ito basta ikunento. Hindi lang niya ito basta sinabi, pero merong pinatunguhan yung kanyang pagsasabi ng pagdaranas ng hirap at ultimately ng kamatayan. Ano ba ang dahilan? Alam natin yung kwento ng kaligtasan ay nakasentro sa kamatayan ni Jesus. Jesus needs to die. Ito yung kalooban ng Diyos sa kanya. Ito po yung plano ng Diyos sa kanya. Noon pa man, ito ay nakatalaga na at nakalaan na para mangyari kay Jesus. At yung kamatayan na ito para kay Jesus ay malinaw. Ang kamatayan ito na kanyang tatahakin ay isang napakalaking pagpapakita ng pagsunod niya sa ating Diyos, sa Ama. Kaya yung death, mga kapatid, ito ay non-negotiable. It needs to happen. Kailangang mamatay. At walang anumang maaring makahadlang para matupad itong kamatayan o yung impending death ni Jesus. Not even the words of Peter. At maging kahit ano pa mang maging hadlang noon, I believe and you and I must believe na walang maaaring makapigil doon sa kamatayan. Dahil yung death ni Jesus, alam naman natin, ito ang susi. Bakit narito tayo ngayon sa kalagayan natin ngayon? Bakit nariyan ka, kapatid, sa kalagayan mong yan? Bakit meron tayong iglesia at meron tayong gawain? All because Jesus died. Yun po yung kahulugan ng lahat ng ito. The need to die. Yung pangangailangan na siya'y mamamatay dapat. But you know, dahil nga hindi naunawaan ang mga alagad dito, kaya merong mga gustong isingit tulad ng sinasabi ni Pedro, hindi pwedeng mangyari yan, Jesus. Dito nakikita natin, mga kapatid, yung isipan, pagpumasok, yung human thinking, very limited. Napaka-narrow. Kaya dito, mga kapatid, nakikita natin gaano kalawak
ang isipan ng Diyos ni Jesus, bagamat siya'y nasa kalagayang tao. Malinaw sa Kanya kung ano yung dapat mangyari sa Kanya. Kailangan niyang mamatay. Walang anumang pwedeng humadlang, sapagkat ito ang mataas na kaparaanan para maipakita niya kung paano sumunod sa Diyos. At wala tayong ibang modelo sa pagsunod sa Diyos kundi sino? Jesus. We model our commitment after Jesus. Yung kanyang ginawa na walang anumang naging dahilan para makahadlang. Amen. Dahil alam naman natin, even temptation, di ba? Dahil si Jesus ay maaaring tuksohin. At eto nga, si Peter, dahil iba ang isipan ng tao sa isipan ng Diyos. There's a verse in the Bible, alam naman sa Isaiah, na alam po natin, ang inyong mga plano ay iba sa aking plano. Alam niyo yun, mga pati, di ba? Malinaw yun. Ang mga patakaran ninyo at ang inyong pamamalakad ay iba sa patakaran ko at pamamalakad. Thus says the Lord. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya dito pala, makikita natin, iba yung takbo ng isip ni Pedro. At dito natin makikita, mga patid, na yung isipan ng tao ay nakabatay lang doon sa komportable sa kanya. Doon si Peter. He only looks for his comfort para sa sarili ng niyang kapakanan. Kaya hindi kayo dapat mamatay, Jesus. Sa sarili niya yun. Pero kay Jesus, mga patid, kung ano ang nais at kalooban ng Diyos, malinaw sa Kanya ito. At imagine natin, without the death of Jesus, sabi ko nga sa inyo, where are we? Nasaan tayo? Kung hindi namatay si Jesus. Nasaan ka? Nasaan ako? Meron bang church? Meron ba tayong mga kwento ng kalaguan at pagtatagumpay ng pananampalataya? Meron ba tayong mga testimonies na very inspiring? Kung wala pong naging katuparan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan, nasaan tayo? Maging ang ating mga buhay ay nasadlak na rin sa kapahamakan. Dito natin maintindihan, mga patid, the need to die. Ang pangangailangan na dapat mamatay. Ang una kong punto, si Jesus. Pero yung death na ito, hindi ho natapos dyan. Dahil ang sabi ni Jesus, sa ikatlong araw, ako'y mamumuhay. Ano ibig sabihin nito? Na yung kamatayan, na yung pinagdaanan at sakripisyong ginawa, laging mayroong pagpapala. May reward. Anything na ginawa mo bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos, believe it, mga kapatid. Jesus Himself, He has proven it, na yung pagsunod sa Diyos, na yung pagpapakasakit at kamatayan, resulted saan? Sa biyaya. Ito yung kanyang muling pagkabuhay. Ito yung redemption ng sangkatauhan. Ito yung glory na ngayon ay tinanggap niya sa Ama, na siya'y nakaupo sa kanan ng Diyos at doon siya'y dinakila ng lahat. Diba? Pero hindi agad nangyari yon, because there is a need to die. Minsan yun ang ayaw natin. Kaya yun yung ayaw ni Pedro, yung mamatay si Jesus. Pero hindi ni Pedro alam na yung kamatayan pala ni Jesus ang magiging susi ng biyaya at pagpapala sa sangkatauhan. And even kay Peter, alam niya. Kaya nung siya'y nabuksan na yung isip, nung wala na si Jesus, nang umakyat na sa langit, si Pedro ang pangunahing nangaral na may katapangan, dahil naunawaan niya na yung palang kamatayan ni Jesus
ay hindi kailanman mahahadlangan para sa biyaya at pagpapala ng sangkatauhan. Para sa iyo, para sa akin. The second point, mga patid, gusto kong dalhin, kung si Jesus merong need to die, abay, meron din tayong need to die. Narito rin sa binasa. Ano yung sinasabi, mga kapatid? Na kailangan tayo rin ay mamatay. Basahin kong muli ang sinasabi sa binasa natin. At in particular, verse 24 nitong Matthew 16. Listen to me. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, kasama ang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama, sa panahong iyon gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. That's the whole point dito sa pangalawang gusto kong dalhin, mga kapatid. Kanina, malinaw, the need to die for Jesus. At alam natin kung ano naging bunga. Yung sinasabi ko kanina dun sa metamorphosis, yung paru-paro. Na mula dun sa isang kanyang stage, kailangan niyang iwan ito para yung kamatayang ito ay magkaroon ng bunga. Tayo mga kapatid, anong sabi dito? If Jesus needs to die, kailangan din tayo rin ay mamatay. May mga binanggit at ulitin ko lamang ang mga nabanggit dito. Ang sinasabi mga kapatid ay, kung sino man ang nais sumunod sa akin ay pasanin ang cross. Una pala, itakwil ang sarili at sumunod sa akin. Okay, sinong nagnanais sumunod sa akin? Sabi ni Jesus, kailang itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yan yung specifics. Kung kanina yung specific ni Jesus, siya ay binugbog, siya ay dinakip, siya ay hinagupit, siya ay kinoronahan ng tinik, siya ay pinagpasan ng cross na mabigat. Tayo, ano yung specific? Ano yung napapaloob dun sa sino man ang gustong sumunod sa akin? Ang sinasabi dito, itakwil ang sarili. Deny yourself. Ito yung specific nung kailangan mamatay tayo. Dahil yung denier of yourself is death to yourself. Ibig sabihin, kamatayan ng sarili mong pagkatao. Hindi na ikaw, yung old self, yung sarili mo, yung dati mong pagkatao, mamatay ka doon. Yun ang sinasabi po dito, na itakwil ang sarili. Yun ang sinasabi niya kay Peter. Yan ang itakwil mo. Lumayo ka sa tanas. As if Jesus was saying to Peter, itakwil mo yung pagiging makasarili mong isipan. Kailangan mamatay ka dyan. Yun ang sinasabi, sino mang magtakwil ng kanyang sarili. Yan po ang pinapagawa ng Diyos. Yan yung dapat nakamatayang daanan natin. Yan ang ayaw naman nating daanan tulad ni Peter. Dahil ano, ang gusto ng tao, i-preserve ang sarili. Unahin ang sarili. Samantala sinasabi ni Jesus, deny. Kalimutan mo ang iyong sarili. Yun ang dapat na kamatayan natin. Yun ang ibig ko sabihin, the need to die. Kung kay Jesus, mayroong the need to die tayo rin. At ito hindi yung kamatayang physical, yung kamatayan ng ating mga pagkatao.
Hanggang kailan tayo mabubuhay para lamang sa ating sarili? Hindi yan ang itinuturo ni Jesus. Ang sino mang nais sumunod, kailangang itakwil ang sarili. Kailangan magparaya. Sino ang sumunod sa akin? Pasanin ang krus at sumunod sa akin. Minsan ito yung misconception natin. Ito, mahilig kayo mga kapatid. Listen to me. Misconception natin dito sa pasan ng krus. Sa atin, pag pinanarate natin sa mga tao, sa inyo mismo, tanungin ko kayo, straightforward, ano ibig sabihin ng pasaning krus sa buhay ninyo ngayon? Ano ibig sabihin ng career cross? Ano yung mga cross na yun na nasa inyong buhay? Minsan ang misconception natin, ganito mga kapatid, yung sakit natin, ang paniniwala natin, yung sakit natin, cross. Yung kawalan natin ng pera, cross. Although mabigat sa buhay yun, totoo naman. Nawalan ka ng trabaho, nalugi ka, binasted ka ng girlfriend, naghiwalay kayo ng, alam mo na, yun ang cross natin. Pero matid, magkaliwanagan tayo. Ako, hindi yan ang paniniwala ako sa cross. Ang cross, mga kapatid, yung pagsunod natin sa Diyos na hindi natin magagawa kung hindi natin kaya, kung wala siya, yun ang cross. Ano yun? Basic, love your enemy. Pasanin natin yung cross na yan. Yan yung cross na sinasabi ni Jesus sa aking paniniwala. Hindi yun yung sakit, hindi yun yung wala tayong pera, hindi yun yung pasaning cross natin. Mahalin mo yung kapwa, patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Yan yung cross. Dahil yan ay karakter ng pagsunod natin, pagpapakita ng atin pong pagsunod sa ating Panginoon. Ano pa? Magtapat ka sa Diyos. Magkaroon ka ng panahon para ikaw yung lumago sa iyong spiritual na buhay. Magpakasipag ka sa mga gawaing spiritual. Maghanap ka ng paraan kung paano makapaglilingkod kay Jesus na hindi lamang tayo yung Kristiyanong hindi tayo kumikilos, walang paglilingkod, walang commitment. Gusto natin nasa church lang pero no commitment sa akin. Once you receive Jesus, then find a place in the ministry. Yakapin mo yung paglilingkod na kung saan ka man tinatawag ng Panginoon. Kung maghahayag, magsishare ka ng gospel, magpapatotoo ka, manghihikayat ka, pasanin mo yung cross na yun. Yun yung cross, ayaw ng tao nun. Pero yung sinasabi ng Jesus, if you want to follow me, carry your cross. Yun, nagkaintindihan ba tayo mga kapatid? Yun yung mga cross. When it comes to giving, give faithfully. Yan yung cross. Mahirap yun. Pero alang-alang sa pagsunod kay Jesus, I will give. Bawa, tithing. I will give faithfully. Dahil yan ay pagsunod ko sa Kanya. Para makasunod ako sa Kanya. I hope, mga kapatid, naging malinaw sa atin yung pagsunod na kailangan nating mamatay. We have to die sa pagiging selfish. We have to die sa pagiging self-centered natin. Mamatay tayo doon sa ating pangsariling gusto lang nating kaluwagan at yung comfort na gusto natin. We have to die. Yun ang sinasabi ni Jesus. Mamatay kayo doon. Dahil kung hindi, hindi kayo maaring makasunod sa akin. Kung sino sa atin ngayon, mga kapatid, na may problema pa sa pagpapatawad, malaking balakid yan. Kung sino sa atin ang meron pang mga struggle sa atin pong relasyon, yung ating commitment sa Panginoon, nananatili tayong mababaw, hindi tayo nagpapalalim ng ating relasyon sa Panginoon. Kung nananatili tayong walang pakialam sa ating kapwa, at ang iniisip na lang natin ay puro pansarili,
At isa pang example, sinasabi ni Jesus dito, anong mapapala mo kung maamtan nyo man ang kayamanan ng mundo? Another thing, you have to die. Kailangan mamatay ka sa ganung isipan na ang purpose mo lang, ano? Magkamal ng yaman sa mundo? Sabi ni Jesus, wala kang mapapala doon. Anong pala, anong pakinabang at buti na mabibigay noon kung mapapahamak naman ang buhay mo? So, we have to die. Okay lang yung magkaroon tayo ng kayamanan, para, pero hindi yun. Ipaglingkod natin sa Panginoon yun at malaman natin na hindi tayo narito para mag-enjoy ng anumang kasarapang material. Blessing yan ng Lord, ibibigay yan. Pero that should not be our motivation. Ang mataas pa rin ay yung pagsunod natin sa Diyos. Dahil yan, maiiwan natin yan. Pero yung ating pananampalataya, yun ang ihaharap natin sa Kanya. Hindi naman yung kayamanan natin sa mundo. Kung tayo ay lumisan. Mga kapatid, ito ang iniiwan salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. The need to die. Sa Diyos, sa pagitan ni Jesus, pinakita niya ito at yung pakinabang, yung kanyang pagkabuhay. Ito rin namang atin, di ba? Na sinasabi ni Jesus, once na ma-overcome natin ito, na mamatay tayo sa ating sarili at ang ating maipakita yung pagsunod natin sa Kanya, may pakinabang, sinasabi sa verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang kanilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. See? Kaya yung mga mahirap, di ba? Yung pasanin mo yung cross, ha? Takwil mo yung sarili mo, i-deny mo yung sarili mo. Mahirap yan. Pero ang sabi dito, darating ang anak ng tao at gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa ginawa niya. This is it. Hindi humawawalan ng saysay ang lahat ng ating pagsisikap na sumunod sa ating Panginoon. Pag inuna mo pa yung sarili mo, yun ang danger. Ang sabi dito, sino mang nagsisikap na hanapin ang buhay ay siyang mawawalan nito, di ba? Yun yung sinasabi natin na pansarili. Pero kung sino mang mawalan ng buhay alang-alang sa akin, sabi ni Jesus, siya ang makakasumpong nito. Di ba? Yung sinasabing mawalan ng buhay, we need to die. Yan ang sinasabi ko, the need to die. Mamatay sa pagiging makasarili, manamamatay doon sa kanyang pansariling interes, manamamatay para doon sa kapakinabangang pampersonal, kundi ang tingnan ay yung purpose noong gawain ng Diyos, nung layunin ng Diyos na mahalin, pahalagahan ang kapwa, isaalang-alang ang mga gawain na magpapayaman ng ating pananampalataya at buhay espiritual. Mga kapatid, nasa atin po ang magandang tsansa sa bawat araw na lumilipas para patunayan natin at maipakita natin na may pamuhay ang challenge na ito ng ating Panginoon. And to you, beloved people of God, at ako rin at sa ating lahat, maging panuntunan nawa natin ito sa ating buhay upang ang ating pong pananampalataya at ang ating paglilingkod ay patuloy na maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Ang papuri at ang aking pasasalamat ay aking itinataas sa Panginoon, at ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay makasumpong ng patuloy na inspirasyon sa Kanyang buhay na mga salita. God bless you morning. This is the word of the Lord. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Gawa chapter 20 verse 35. Alalahaning ang salita ng Panginoong Hesus.
higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ibinabalik sa iyo, Panginoon, na may papuri at pasasalamat ang mga pagpapala na amin pong tinanggap, naging kasangkapan sa buhay, katugunan sa lahat ng aming pangailangan, at naging daan upang maging pagpapala rin, hindi lang sa amin, kundi sa aming kapwa. Sa iyo ito, Panginoon, sinusulit namin, yamang sa iyo rin naman nang galing ang lahat upang iyo pong basbasan, linisin at patuloy na maging kasangkapan sa iyo pong pag-ibig, sa iyong pagliligtas na amin pong isa sa katuparan. Panginoong Diyos, ang iyong pangako na biyaya at pagpapalang hindi nauubos ang siya nawang maranasan ng bawat isa na iyong mga anak. Ito ang aming pasasalamat, ibinabalik sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rib inside which flow be a sin the double cure. Save me from nagpapahayag ng pasasalamat, Panginoon, ang aming mga puso dahil muli po kaming nakarating sa huling yugto ng amin pong pagsamba sa online worship na ito. Sa lahat ng naging yugto ng aming pagsamba mula sa simula, alam po namin, Panginoon, na ito'y ginamit mo upang muli ang araw ng linggong ito ay maranasan namin kami pinag-isa mo at pinag-ugnay.
sa pagitan ng iyong Espiritu, sa pagitan po ng online worship. Panginoong Diyos, salamat po dahil kayo ang naging gabay namin upang marating po namin ang kagalakan, kalakasan at inspirasyon sa pagsambang ito. Nawa, Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming pasasalamat din sa maraming bagay na iyo pong ginawa na may pagpapala sa aming buhay. Ang iyo pong pag-iingat upang kami patuloy na maging ligtas at malayo sa sakit na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakaloob din ng sapat na pagpapala sa bawat araw. Salamat po, Panginoon, sa aming mga trabaho, kabuhayan, hanap buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga paraan upang ang blessing o yung pagpapala, Panginoon, ay marating sa iyo pong kabutihan. Ito'y aming kinikilala na dahil sa iyo, narito po kami sa mahaba ring panahong lumipas ng pagsubok na aming pinagdaanan. Kayo pa rin ang Diyos na patuloy na nagpapatunay na kayo'y kasama namin at ang pangako mo'y lagi mong tinutupad na hindi mo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat po, Panginoong Diyos, sa buhay at lakas na pinagkaloob mo sa mga nagdiwang, magdiriwang o nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga araw na ito, sa nakalipas at sa mga darating na araw. Makasumpong po sila ng patuloy na kalakasan at pagpapasalamat na yung buhay na idinagdag, Panginoon, ay dahil sa kabutihan mo at may layunin ka sa pagbibigay buhay. Panginoong Diyos, patuloy po silang pagpalain at ibigay na sila'y maingatan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. At ang mga pangarap nila at mga nais nilang paglilingkod, O Diyos, ay patuloy mo pong tanggapin. Salamat din sa mga nagdiwang ng kanilang anibersaryo, ng kasal, ang kanilang pong relasyon bilang mag-asawa. Marami pong salamat sapagkat kayo po ang nagdagdag ng panibagong taon na patuloy ng pagmamahal at paglilingkod at pagkilala sa iyo ang patuloy mo pong idagdag sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa mga importanteng araw ng aming kinilala, amin pong pinagdiwang, inalala. Alam po namin, Panginoong, kayo po ang nagkakaloob ng mga importanteng araw na ito sa buhay ng bawat pamilya. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa kasapatan ng lahat ng iyong pagpapala sa bawat araw. Maraming salamat din, Panginoong Diyos, sa pag-iingat upang malayo kami sa anumang mga kapahamakan at pinsala sa tuwing kami lumalabas sa pangangailangan kami, Panginoong Diyos, ay gumanap ng aming mga pananagutan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa relasyon, sa pag-ibig, sa pagkakaisa at kapayapaan ng bawat sambahayan. Maging sa mga mahal sa buhay namin, na patuloy mong iniingatan kahit malayo sa aming piling. Muli, Panginoong Diyos, kayo ang Diyos na kung saan ay aming isinusulit. Ibinabalik ang lahat ng mga biyayang ito na aming tinanggap mula sa iyo sa mga kalakasan sa panahon ng aming kahinaan at mga suliranin. Kayo po ang kaagapay at naging tanggulan at kalakasan upang kami muling magtagumpay sa buhay. Kaya, O Diyos, ang lahat ng ito ay aming papurit pasasalamat. Sa iyo, aming Panginoon, ibinabalik ang lahat. Tanggapin mo po. Amen. Ang ating pagsamba at ang ating pagkakaisa at pagtitipon sa banalagawain ito ay nasa huling yugto at pagtatapos. Ang mga bagay na ating nakita, nadama, naranasan, narinig at naging kalakasan ay maging kasangkapan sa ating paghayo, sa pagtatagumpay, sa pagharap natin sa mga araw na darating. Sa pagitan ng inyong mga panglingkod ay may gawad sa ating lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos na ating manlilikha, sa isang Diyos na ating tagapagligtas at manunubos,
sa isang Diyos na ating gabay patnubay, Ama, Anak, Espiritu Santo, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula panoong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Happy birthday to you.